Ang ating pong mensahe, karuktok po ng Bible study natin. Kung pakinggan niyo po yung Bible study, nakapanood po kayo. Yung ating Bible study, how to release power against coronavirus. So, ang pinaka-main verse po natin, yung Acts chapter 1, verse 8. Okay, babasahin ko po yung Acts chapter 1, ano? Verse 8, maya-maya. Ayan. At napag-aralan po natin, magkaroon po tayo ng konting review. Baka po hindi po nakapakinig yung iba nating mga kapatid doon sa ating ano, Bible study. Pwede nyo pong i-review yun. Naka-post na po yun sa Facebook, sa ating mga chat group. Pwede nyo pong i-play ulit. Acts chapter 1, how to release power. At napag-aralan po natin, tayo pong mga mananampalataya, lingid po sa kalaman ng ibang mga mananampalataya, baka hindi po natin alam, ay meron po tayong kapangyarihang binigay sa atin ng ating Diyos. And the source of the power ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. The source of power is the Holy Spirit. So maliwanag po yung binasa kanina sa Tagalog. Basahin ko po sa Tagalog, then basahin ko po sa English. Mostly, mga English po yung ating mga verses. Ngunit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Okay, sa wika pong English, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Ngayon, sa talata pong ito, mga kapatid, sa Acts chapter 1, verse 8, yung unang bahagi, ay maliwanag na sinabi po ng ating Panginoon na tatanggap tayo ng kapangyarihan. And you shall receive power. Kailan po ito? Pag ang banal na Espiritu ay dumako po sa atin o pag natanggap po natin ang Holy Spirit. Because the Holy Spirit is the source of the power. At alam po natin ang ating Panginoong Jesucristo nung siya po'y narito sa lupa, binaid po niya yung kanyang pagiging Diyos. Siya po'y nagkagawang tao. Ibig sabihin, hindi po niya ginamit yung kapangyarihan niya bilang Diyos. At ang kanyang ginamit ay yun lang pong available na pwede rin natin gamitin pag tayo po ay nagmi-ministry sa ating Panginoon. O yung pwede po natin magamit bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya dito sa lupa habang tayo ay nasa katawang lupa. At yan po ay ipinakita ng ating Panginoon. So, nung umakyat po ang ating Panginoon, ipinangako po niya na tayo po'y tatanggap ng kapangyarihan at itong kapangyarihan, the same na ginamit na niya nung siya ay nag-minister dito, nanggaling po yan sa Holy Spirit. At yung source ng power mismo ay ibinigay niya sa atin. So walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ngayon, na-reviewin po natin mga kapatid. No? Maganda po yung nire-review natin para nare-refresh po tayo. Kasi kuminsan po yung mga katotohanan sa salita ng Diyos ay sobra pong overwhelming sa atin na para bang hindi natin mapaniwalaan na yung sinasabi na parang hindi po kapanipaniwala sa atin yung sinasabi ng Biblia. Kaya maganda po ay ulit-ulitin po natin, muni-muniin po natin para ma-realize po natin yung katotohanan o yung truth na sinasabi ng Bible, ng salita ng Diyos. At ano po yung katotohanan nito? You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ngayon, ano po ba yung ibig sabihin ng power? So, kinakailangan po natin gumamit ng strong concordance o yung tinatawag na Greek strong concordance para malaman po natin yung pinanggalingan ng salita. Ang power na ginamit po rito ay galing po sa Greek word na dunamis. Ginagamit po yan sa salitang pinanggalingan ng salitang dynamite. So, ibig sabihin, napakalakas po nito. Pwersa po ito. It is a force.
literally or figuratively, especially miraculous power. Usually by implication, a miracle itself. So yung power, ang literal na ibig sabihin po sa Greek ay miraculous power. So it is a miraculous power coming from the Holy Spirit, divine power po ito. At ito pong kapangyarihan na ito, na doon po sa source, sa Holy Spirit, ay ibinigay po sa atin ng ating matanggap ang banal na Espiritu. Amen po ba, mga kapatid? So ito pong sinasabi natin ay isang katotohanan na overwhelming po sa mga Kristiyano dahil masyado pong kamangha-mangha ang katotohanan ito ay hindi po napapaniwalaan, hindi po makapaniwala ang mga karamihang mga Kristiyano na meron pala silang tinanggap na ito na hindi po nagagamit yung kapangyarihan. So ano pong ibig sabihin ng power? Miraculous power. Napakalaking pwersa. So ito po yung kapangyarihan ginamit ni Kristo nung siya ay nagmi-minister pa rito. Hindi po niya ginamit yung kanyang sariling kapangyarihan bilang Diyos, kundi bilang nagkatawang tao, bilang anak ng tao, nagkatawang tao, ginamit po niya yung available na pwede rin po natin magamit sa pagitan po ng Holy Spirit. So sa King James ay ability, abundance, meaning might, okay, worker of miracle, power, strength, violence, mighty, wonderful work. So ibig sabihin talagang violent, ibig sabihin may pwersa po talaga, no? Kagaya po ng dynamite, pag sumabog talaga ay violent, may pwersa, may power. Kaya lang ang power nito ay miraculous power. Okay. Now, ang Panginoong Jesus, ipinangako po niya sa atin yung kapangyarihan ito nang siya po ay nandito pa sa lupa. So Jesus promised greater works for the believers when the Holy Spirit comes. So ito po yung isang kamangha-mangha, mga kapatid, na katotohanan na pag binasa ng mga Kristiyano, hindi masyadong pinagbubulay-bulayan. Bakit po? Kasi nga po ay napaka-dakila at kamangha-mangha. Ito po yung mga katotohanan na parang unbelievable. Na kung tatanggapin natin ay parang hindi ka panipaniwala. Napaka-dakila ng revelation na ito sa atin ng ating Panginoon. Yun nga lang pong nakakalungkot dahil pagka masyadong nagkaganon ay hindi masyadong kapanipaniwala ay pinag-aalinlangan na po natin at dahil dito hindi na po natin napapractice at hindi po nakikita sa buhay natin. Yun po ang nakakalungkot. So balikan po natin yung sabi ni Kristo, John 14 verse 12. Mostly assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. So sino po itong pinatutukuyan ni Kristo ng ating Panginoong Jesus? Yung mga mananampalataya. He who believes in me, the works that I do, he will do. Ano ba yung gawa ni Kristo? Ano ba yung works niya? Yung po yung mga miraculous power na ipinakita ng ating Panginoon na nandito. Nung nandito pa siya. At ito po ay hindi niya ipinangako sa mga apostol lang. Na maraming nagsasabi, miraculous power only belongs to the apostles. No? Mali po yun. Dahil yung available na power na sinabi po sa Acts 1:8 ay ibinigay po sa mga mananampalataya. Sabi niya, he who believes in me. Okay, meron pa pong karuntong yan. So, wait, there is more. Okay, ano po yun? And, karuntong po ng verse 12, and greater works than this he will do because I go to the Father. So sinabi ni Kristo, mas malaki pang gawain, no? Mas makapangyari ang panggawa ang pwede niyong gawin. Mas dakila pa rito, mas malaki pa rito. Mas powerful pa. Bakit? Because I go to the Father. So ano po yung connection ng I go to the Father? Ito po yun. John 7 verse 39. But this he spoke concerning the Spirit whom those believing in him would receive. Okay, sino po ang makakatanggap ng pangako ng ating Panginoon? Inulit niya po rito,
those believing in Him, naulit ko rito, those believing in Him would receive. So, sino po tatanggap nito mga kapatid? Yung pong mga mananampalataya ni Kristo. Those believing in Him would receive. Concerning the Holy Spirit. Okay, for the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. So, nung narito po ang Panginoon, ang Holy Spirit ay nasa Panginoong Jesucristo. At yung po kanyang ginagamit na kapangyarihan, at yung mga alagad niya ay nagmi-minister gamit po yung pangalan ni Kristo. At dahil si Kristo po ay nandito, yung po ang kanilang source ng authority. By authority to use the name of Jesus Christ. Pero yung power ay galing po sa Holy Spirit. Ngayon, nung sinabi po ni Kristo, greater work than this you will do, dahil po yan, aalis po siya at pag-alis niya at pagbalik po, pag-alis po niya, mga kapatid, ay ipapadala niya ang Holy Spirit. Yun nga po yung Acts 1:8 na source of power. So, sinasabi ng Panginoon, bakit greater works? Kasi yung source of power na ginamit po niya ay walang ibagaling sa Holy Spirit, ay siya pong ibibigay mismo na sa atin. So, ano pong ibibigay sa atin? Yung pinaka-source ng power, which is the Holy Spirit Himself. Ayan. Ha? At ito po ay natupad na. Dahil isinugo na po niya ang banal na Espiritu, binigay na po sa mga mananampalataya. Greater works means greater miracles, greater power that will be released by the Holy Spirit through the believers. So ito po ay sa pamamagitan, lalabas po ito sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Bakit po? Kasi ang tatanggap ng power ay ang mga believers. Kailan po yun? Pagka sila ay sinapian o dinatnan ng Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit ay nasa kanila, purihin ang ating Panginoon. Pag dumating na po yung Holy Spirit sa isang mananampalataya. So ito pong power ay tandaan po natin ay miraculous power. Okay? Miraculous power po yan. Now, Jesus promised signs will follow those who believe in the message of the disciples as a cycle. So, ito pong pangako na ito ay tuloy-tuloy po ito doon sa mga mananampalataya, sa mensahe ng mga mananampalataya. So, ibig sabihin, yung mga apostol, mangangaral po sila. At sa pangangaral po ng mga unang alagad, may mananampalataya. At ito po yung signs ng mga mananampalataya. Okay? Signs po yan. So, ito po ay ibibigay sa mga mananampalataya. Dahil sila ay mananampalataya. Hindi po dahil sa sila ay mayroong ginawang kakaiba, kung hindi po ito reward, hindi po ito pinaghirapan ng mga mananampalataya, ito po ay kasama. Dahil sila po ay, ito po ay ibinigay ng Diyos. Dahil sila po ay nanampalataya sa mga mananampalataya, ay pinangaral ng mga mananampalataya, sila po ay tatanggap ng signs nito. So ano po yung signs ng mga believers na mananampalataya? Tuloy-tuloy po itong cycle. Ano? Ibig sabihin, yung mga tumanggap naman, mangangaral naman po sila, tapos yung tatanggap sa pangangaral nila, yung mananampalataya kay Kristo, ito rin po yung magiging signs. Tuloy-tuloy po ito, mga kapatid. Okay? Yan po yung aking gustong iigiin. Dahil ito po ang tinuturo ng Biblia. Okay, Mark 16, verse 15 to 20. And He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. So, mangangaral po sino? Yung mga apostol. Yung mga alagad ni Kristo, yung unang mga alagad. At yung natira po ay 120. Mga around 120 po yun. He who believes, sabi ni Jesus Christ, and if baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. So, pinaliwanag na po natin ito na yung bautismo sa tubig, ang tinutukoy po diyan, ay bahagi po ng pangungumpisa ng isang Kristiyano na siya ay mananampalataya na.
Kaya nga po yung binabaptize, yung po yung mga believers. Pero pag hindi ka nanampalataya, you will be condemned. Ibig sabihin, mananatili ka sa kasalanan mo, hindi ka maliligtas. Mapapahama ka. Okay. So, yun po yan. So, yung baptism, hindi na po sinama dahil hindi naman po yun nagliligtas. Ipinapakita lang po ng water baptism kung paano ang isang tao ay naligtas sa umagitan ng faith ng pananampalataya kay Kristo. Alam niyo na po yun. Hindi ko na po palalalingin yan. Tuloy na po natin sa verse 17. And these signs will follow those, again, those who believe. So, kung ikaw ay nanampalataya sa mensahe ng mga mananampalataya, ikaw ay magkakaroon ng ganitong mga palatandaan. So, ano yung palatandaan na makikita sa iyo? Okay? Sa mga mananampalataya. Okay, in my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. Ayan ha? So, magpapalaya sila ng demonyo, magsasalita sila ng ibang wika. Verse 18, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. And they will lay hands on the sick, and they will recover. So, ito po yung mga palatandaan. So, tuloy po natin. Ito po yung mga palatandaan na makikita sa mga mananampalataya na mananampalataya sa mensahe ng mga mananampalataya. So, ito po yung tuloy-tuloy na proseso. Tuloy-tuloy po na proseso yan. So, then, after the Lord had spoken to them, He was received up into heaven and sat down at the right hand of God. So, ito po yung tuloy-tuloy na cycle hanggang si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Ama. So, nung umupo po si Kristo sa kanan ng Ama, kanya pong tinitignan ang kanyang mga salita na mangyayari. So, anong ginagawa po ng ating Panginoon? Tinitiyak po niya na yung kanyang iniwang salita ay magaganap. Ano po nangyari? Tingnan natin. And they went out and preached everywhere. Sinunod nga po ng mga alagad. The Lord working with them. Okay, nasa po ang Ama, ang ating Panginoon sa Kristo. Nandun po sa kanan ng Ama at pinanonood po niya yung kanyang salita na nag-work. Ang sabi po diyan, the Lord working with them, paano? Through the Holy Spirit. And by the power na kanilang tinanggap, nang kanilang tanggapin ang Holy Spirit. And confirming the word through the accompanying, ano po, signs. So yung mga signs na ito, nandun po sa mga mananampalataya. Ito po ay signs ng mga mananampalataya. At ito po ay nakita sa buhay ng mga Kristiyano dahil kinoconfirm po ng Diyos ang kanyang salita na ito po ay totoo. Okay. Kaya, ang nakakalungkot lamang po, mga kapatid, itong mga signs na ito, sabi ng marami, mga mananampalataya mismo, no, nakakalungkot, ay nawala na raw po. Ito ay nawala na noong nakumpleto na ang Bible. Okay, wala pong ganyang sinasabi si Kristo. Hindi po sinabi ni Kristo na yung kanyang mga signs ay ihinto pag nakumpleto na yung Bible. Bakit po? Kasi yan po ay kasama sa kapangyarihan binigay sa atin ng ating Panginoon through the Holy Spirit. Paano po mawawala? Dahil lang po nakumpleto na ang Biblia ay nawala na. Wala pong ganong itinuro si Kristo. Na pag nakumpleto na, ay mawawala na. Bagamat, meron pong nabanggit sa Biblia na it will cease. Pero hindi po dahil kumpleto na ang Biblia. So, paano po magsisis yun? Tuloy po natin, mga kapatid. Pakita ko po muna sa inyo, yun po ay pinag-aralan na po natin, actually, noong Friday, anong Thursday, nire-revealan po natin. Okay. So, ito po ay tuloy-tuloy hanggat ang ating Panginoong Hesukristo ay nakaupo sa kanan ng Ama. Okay, pakita po natin yan. Tuloy-tuloy po itong sign sa mga mananampalataya. So, ibig sabihin, hanggat meron pong nananampalataya sa mga mananampalataya, meron pong naniniwala sa atin na sineshe, may tumatanggap sa Panginoon, itong signs na ito, tuloy-tuloy po ito.
Kasi kapangyarihan po ito ng Holy Spirit. At sabi ni Cristo, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Holy Spirit. E dumating na, kung tinanggap na po natin, may power tayo. Anong klaseng power? Miraculous power. Okay, Acts 2:33-35. Therefore, being exalted to the right hand of God and having received from the Father the promise of the Holy Spirit. So, nung ating Panginoon sa Kristo ay umakyat na po sa langit, at siya po ay umupo sa kanan ng Ama, it took around 10 working days sa atin, pero sa langit, iba po ang oras doon, ay tinanggap po niya mula sa Ama yung pinangako ng Ama, kasi ang nangako po talaga ng Holy Spirit ay ang Father. Through Jesus Christ, at through Jesus Christ, binigay po sa pagitan ng anak ng Diyos, ibinigay po sa kanya ng Ama, ang Holy Spirit, and the Holy Spirit, yung ang Panginoon sa Kristo, binigay naman sa atin. So, ganun po yun. Pasa, no? Pinasa. Praise God. Dahil nakompleto na po ni Kristo yung pinagagawa ng Ama, yung kalooban, yung kaligtasan natin. So, nung nangyari po ito, sa araw ng Pentecost, at dumating na nga po, pinadala na po niya ang Holy Spirit. Now, He poured out this which you now see and hear. Sabi ni Peter. Ano mong alaga, no? Sabi ni Peter. For David did not ascend into heaven, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. So hanggang kailan po yung proseso na tatanggap ng kapangyarihan ang mga alagad? Yung mga mananampalataya, masisira, tatanggap ng power, tatanggapin nila yung Holy Spirit, until I make your enemies your footstool. Sabi ng Father sa kanyang anak. Sabi ng Diyos Ama sa Diyos anak. Okay? So, maliwanag po yun, mga kapatid. So, kailan po yun? Ang pag-aaralan po natin, ayan po ay matutupan hanggang pagbalik ni Kristo. Kasi pagbalik ni Kristo, i-resurrect na po niya yung kanyang mga anak, tapos na po yun. So, hindi na po tayo mangaral at may tatanggap pa kasi tapos na po, closed door na po yun. So, wala na pong cycle na mangyayari. Doon lang po magsisisi at ito. So, hanggat merong mananampalataya, kasi sabi niya ng ating Panginoon, yung believers, yun ang tatanggap. So, hanggat merong believers, may tatanggap ng Holy Spirit. Amen po ba? Malinaw po yan. Okay. Napakaliwanag naman po ng Bible. Ako yung nagtatakala kung bakit may mga mananampalataya na minsan nababaluktot yung salita ng Diyos kadalasan. Dahil hindi matanggap yung sinasabi ng Biblia o hindi nila nararanasan. Yun ang nakakalungkot. No? So, Acts 2:38-39. Then Peter said to them, repent and let everyone... Ganito po yung cycle, ano? So, nakaral si Peter, sabi ng mga tao, anong gagawin namin para maligtas kami? Sabi ni Peter, repent and let everyone of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. So, yung baptism, ito po yung expression ng faith. Confession of faith. Okay? Ayan. At pagkatapos nito, napatawad na po sila, naborn again sila, at sila'y nanampalataya sa Panginoon, at sabi ni Peter, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, tandaan po natin, ang Holy Spirit ay regalo po yan ng Diyos sa mga mananampalataya. So, yung tunay na I repeat, no? Yung tunay na mga mananampalataya, mga believers, binigyan sila ng regalo. Ano po yung regalo? The Holy Spirit. So, the gift of God is the Holy Spirit. The gift. So, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, may regalo po ang Diyos sa mga nanampalataya at yon ay walang iba kundi ang Holy Spirit. So, hindi po natin ito pinagtrabahuhan, mga kapatid, kundi ito po ay binigay sa atin regalo ng Diyos sa atin. Yung mga mananampalataya. Ngayon, hindi lang po yan sa mga unang mananampalataya. E paano na, Pastor, yung mga susunod na mga mananampalataya? Ito nga po yung cycle, tuloy-tuloy. So, yung mga mananampalataya, mangangaral sila, syempre, merong mananampalataya, merong hindi tatanggap. Amen po ba? Okay, yung mga tatanggap, anong mangyayari? Tuloy-tuloy po yun. Yung cycle, paikot-ikot lang. Okay, mangangaral yung mga mananampalataya, tatanggap sila ng Holy Spirit,
And then, mangangaral sila, merong tatanggap, merong hindi. Wala na tayong pakialam dun sa mga hindi tumanggap eh. Gusto nila yun eh, di ba? Anytime kung magbago ang isip nila, pwede silang mananampalataya, basta buhay pa sila. Okay? So, yung mga mananampalataya, ano po mangyayari? Tatanggapin naman nila yung kaloob. Ano po yung kaloob ng Diyos? Yung Holy Spirit. Okay? Akala nyo po, ang gift lang ay eternal life. No? Hindi po. The gift of God is also the Holy Spirit. Those who believe. Okay? So, yung mga mananampalataya, tatanggapin nila. Sabi sa Acts chapter 2, verse 39. No? Tingnan nyo po yan. For the promise is to you and to your children and saan? To your children, diba? Ay, mga anak ko pa, mga mananampalataya, and to all who are far off. Ba, kasama tayo doon. Diba? Yung nasa malayo, as many as the Lord our God will call. As many. So, ibig sabihin, mga kapatid, itong mga tinawag ng Diyos, hanggang sa ahuli-hulihan tatawagin ng Diyos, at mananampalataya, itong pangako ng Holy Spirit ay tuloy-tuloy tatanggapin po nila. Amen po ba? Napakalinaw po ng salita ng Diyos. Okay. So, kailan po mapuputol itong cycle na ito? Siyempre, pag wala nang mananampalataya. Diba? Wala nang nanampalataya sa atin. O sino pa ang tatanggap ng pangako? Wala na. Wala na yung mga tinawag ng Diyos. Kompleto na po tayo. Lahat ang tinawag ng Diyos, kompleto na. Ano na po susunod doon? Babalik na si Kristo. Okay, pagbalik ni Kristo, closed door na po yan. Yun na po yun. So hanggat ipinapangaral ang salita ng Diyos, hanggat may mananampalataya, at hanggat si Kristo ay nakaupo sa kanyang trono at tinitignan niya yung kanyang salita na natutupad, tuloy-tuloy po ito, mga kapatid. Hindi po ito dapat natuputol. Okay? Purihin ang ating buhay ng Diyos. Basahin po natin yung Acts 1:8-11. Okay, ipakikita ko po sa inyo yung punto ko na kailan po ito, hanggang kailan po ito? Hanggang bumalik si Kristo. Hello? Andiyan ba? So, kailan po yung cycle na ito na tuloy-tuloy? Hanggang hindi pa bumabalik si Kristo. So, pag si Kristo ay bumalik na, tapos na po yung cycle. Amen? Okay, pakikita ko po sa inyo sa Acts 1:8-11. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Okay? So, kailan po yun? Pagka may tumanggap, at yung tumanggap naman po, ay tatanggap ng Holy Spirit bilang regalo. And you will receive power. Naintindihan niyo po yun. Tuloy-tuloy po yun. Okay? Tapos, mangangaral naman po sila, at may tatanggap, at yung tatanggap at mananampalataya, tatanggapin din nila ang Holy Spirit, at pag tinanggap nila ang Holy Spirit, they will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Okay, maliwanag po ito, mga kapatid. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Okay, ang power na ito ay usually saan po natin gagamitin, mga kapatid? Gagamitin po natin sa pangangaral at pagpapatotoo para sa ating Panginoong Jesucristo, para may mga tao naman na mananampalataya at mapasahan natin. At pag sila'y napasahan natin ang salita ng Diyos, Ebanghelyo, tumanggap sila, sila rin po ay tatanggap ng Holy Spirit, at pag tinanggap nila ang Holy Spirit, they will also receive power. So the purpose of the Holy Spirit na pagdating po sa atin ay kapangyarihan. Para may power po tayo, sinasamahan po tayo ng kapangyarihan pag nag-share po tayo ng Word of God. Amen? Ng salita ng Diyos. Okay. Ay, tuloy po natin. Now, when he had spoken these things while they watched, he was taken up and a cloud received him out of their sight. Okay. Ngayon, tanong po natin hanggang kailan itong pastor, hanggang kailan itong cycle na ito, no? Kailan magsisis? Kasi sabi nga ng Bible, magsisis, sabi ni Paul. Okay? Now, it will cease, tingnan niyo po ha. So, nung umakyat ka ang Panginoon, tingnan niyo sa verse 10. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel. So, ito'y kinikilala nating mga anghel. So, may dalawang anghel na nakaputi. Usually, yun ang costume nila.
pag nagpapakita ng kaputi. Ayan, no? Kaya pag nakakita kayo ng kaputi, baka hindi multo yun. Ay, multo, hindi. Baka yun ay anghel. No? White apparel. Okay, and verse 11, who also said, nagsabi sa kanila, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? Okay, ito na pa, yung karugtong ng verse 11. Pakinggan nyo, ha? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, ano sabi? Will so come in like manner as you saw him go into heaven. Okay? So, yung nakita nyo umakyat, makikita nyo rin ano? Bumaba. So, ano po sinasabi rito? Yung cycle ng pagtanggap ng Holy Spirit, tuloy-tuloy po yan hanggang kailan? Kailan po yung closing? Kailan po yung magsisis na? Tapos na? Pagbalik ni Kristo. Nakikita niyo po? Pagbalik ni Kristo. Ayan o. No? In like manner, we so come in like manner as you saw him go into heaven. So, kung paano siya nakita pa kaya, ganun din siya bababa. At doon po matatapos na yung cycle. So, ang ating conclusion ng Bible study natin, hindi pa po yan ngayon, ano? Kasi parang review pa lang po yan. So, ang conclusion po natin, the power of the Holy Spirit manifested in Jesus' earthly ministry were passed down to believers, tuloy-tuloy po, no? Until kailan po? Christ, second, coming. So, maliwanag po yan. Ako, willing ako makipag-debate rito kung may matitigas na ulo ng mga Kristiyano. Yan lang po yung babasahin natin. Pinuputol po nila yung cycle eh. Sinong nagsabing putol nila yung cycle? Tuloy-tuloy po yan, napakaliwanag naman. You will receive power when the Holy Spirit. Yan, deny po ba natin yun? So, hanggat may tumatanggap, hanggat may nananampalataya, nakikinig sa Ebanghelyo, tinatanggap po nila. Promise po ng God yun sa lahat ng tatawagin ng Diyos, yung Holy Spirit. The gift, yun po yung promise. Amen? Nakikindihan po natin. Okay, ngayon, dako na po tayo sa topic natin, how to release the power of the Holy Spirit. Ngayon, may power tayo, paano i-release? Okay. Ngayon, ang problema, mga Kristiyano, hindi nire-recognize yung power. Okay? Ngayon, nangyari itong coronavirus na ito, nabisto tayo. Kasama na ako, lahat na tayo, mga kapatid. Ano nabisto? Ano yung nabisto sa atin? Ha? Wala tayong, ano, nakakalungkot sabihin, wala tayong power. Yung sinabi na miraculous power na signs na dapat nasa atin ay naging kwento na lamang. Parang nangyari, history na lang. Alam nyo, sa ano, may nangungutya na ano eh. Hindi nyo siya masisi. So, wala yung ano nyo, wala yung magic nyo kay Jesus Christ. Jesus, ang tawag niya, Jesus magic eh. Wala yan, sabi niya. Okay, hindi ko lang masagot eh. Bakit? Kasi parang may kapiran, di ba? Kasi mga Kristiyano, nagtatago eh. Takot nga maaresto, takot makulong. Nagtatago sa pagsunod sa gobyerno. Tama naman yon. Kaya lang, meron pa tayong isang mas mataas sa gobyerno. Ano yon? Ang ating Diyos na nagbigay ng authority sa gobyerno. Lagi ko po narinig yun, ano? Respect the authority that God has appointed, di ba? E ang sagot ko doon, respect God who appoint authorities. Submit. Ha? Submit authority. Hindi nga, submit to authorities that God has appointed. Ang sagot naman doon, respect God who appoints authorities. Sino ba nang appoint sa kanila? Ang Diyos. Ibig sabihin, may mas mataas pa eh. Ngayon, ang sabi ng Diyos, sambahin mo ko, ipangaral mo yung salita ko. Ngayon, ang mga Kristiyano, hindi na nang protesta. Bakit? Hindi na nagprotesta, sumunod na lang, dire-diretso na lang. Hindi nakipag-usap na ito ang gagawin natin. Hindi kami pwede magsara, bakit? Kasi dito dadalo yung, ito yung solusyon para sa virus na ito mawala. Pag nagsara kami, ito dapat na natwiran, ano? Ito yung mga born again, hindi po yung mga peke.
na mga Kristiyano na grupo. Hindi po ito yung mga kulto, no? Kasi understood naman, ang believer naman yun. At tinutukoy ko yung mga Kristiyano talaga, yung mga believers. So yung mga believers, yung mga leaders na ito, kung totoo sila, dapat nakipag-arrange sila sa government. Okay? Nasabihin nila, pwede ba magbukas kami, lilimitahan lang namin yung tao dahil gusto mo, mass gathering, pinagbabawal mo. Small gathering lang, mga prayer warrior, tuloy ang aming praise and worship sa simbahan para matulungan namin kayo na mapatay ang virus na ito. Para maipag-pray namin at yung mga may sakit na may virus, sabihin nyo sa amin, pupuntahan namin, bigyan nyo kami ng authority, may representative kami na pupunta at maglilay hands sa mga may sakit para sila'y gumaling. Para mapatay natin, matulungan namin kayo patayin ang virus. Bakit? Bakit kaya nyo? Kasi may power po kaming binigay ng Diyos. May signs po binigay sa amin. May miraculous power binigay ang Diyos sa amin para gawin po ito. Kaya payagan nyo po kami, nakamask naman kami, lay hands namin yung mga may tama para gumaling. Then testingin nyo kung may improvement, sabihin nyo sa amin. Tuloy-tuloy ang prayer namin. Kaya huwag kayong mag-alala dahil yung padadala namin na pipili kami ng mga tao. We will choose men, believers, mga mananampalataya, full of faith and of the Holy Spirit. Pipili lang kami na pupunta dyan, authorize nyo, maglay hands para matulungan namin kayo na mapatay ang virus na ito at maraming gumaling at makarecover. Kaya lang po mga kapatid, wala pong nagsabi ng ganon. Bakit? Kasi yung mga pinuno ng mga sinasabing born again sila ay nabisto na po mga kapatid na puro salita lang. Wala namang palang kapangyarihan. Sinasabi ko po, kasama na ako. Sinasama ko na yung sarili ko. Na guilty na rin po ako. Pare-parehas na po tayo. Nabisto na po tayo na wala tayong kapangyarihan. Okay. Ngayon, ang nangyari mga kapatid, dalawa lang. Mali ang Biblia o tayo mali. Yun ang nakakalungkot na yan. O hindi natin pinaniniwalaan yung sinasabi ng Biblia. Kasi ang Biblia, hindi pwedeng mali. Laging tama ang Bible. So ano yung nangyari mga kapatid? Nagkaroon tayo ng problema. Imbis na makipagtulungan tayo sa gobyerno sa magitan ng sinasabi sa Biblia para matulungan natin ang gobyerno, paano mo matutulungan ng church ng mga mananampalataya ang gobyerno sa magitan ng kapangyarihan binigay sa atin? Binigyan na po tayo ng kapangyarihan, hindi natin ginagamit, lumala tuloy ng lumala. Dapat sana tayo mga mananampalataya, pumili tayo ng mga malalakas ang pananampalataya sa ating iglesia, isusubo natin, papanalangin yung mga may sakit, pupuntaan sila doon, authorized by the government, pili lang po yan, papatungan nila ng kamay, gagaling. At hindi sila mahahawa dahil meron sila kapangyarihan galing sa Holy Spirit. They will receive power, miraculous power. Ang nangyari mga kapatid na wala ito, walang gumawa nun. Ang ginawa ng mga churches, kasi ano tayo, iba tayo, body of Christ tayo dapat, yung mga tunay ha. Iba tayo, hindi tayo ordinary people eh. Naintindihan niyo po ba, anak tayo ng Diyos eh. Supposed to be, may power tayo. Yun ang pinasasama ng loob ko, maging sa mga kapatiran ko mismo, na kapwa ko pastor. Ang nangyari, puro salita lang tayo, pagdating sa labanan, tago tayo. Takot tayong mahawa eh. Nasa na yung power? Kung takot tayong mahawa, eh, pumili tayo sa mga membro natin na malalakas ang pananampalataya. Yun talagang pinasukan ng Holy Spirit. Kasi totoo ang sinasabi ng Bible eh. Sa ganito mga pandemic, ibinigay na po sa atin yung solusyon para makatulong. Ano po yun? Yung power.
galit sa Holy Spirit. We have the power. Ang problema, either na hindi totoo yung Biblia o tayo ang walang pananampalataya dito. Hindi natin pinangawakan. Kaya nakakalungkot po, ang solusyon natin ay parehas na lang sa gobyerno. Tandaan niyo po, ang gobyerno, servant sila ng Diyos at sila, ginagawa nila yung pamamaraan ng gobyerno. Ngayon, ang pamamaraan po natin bilang iglesia, iba. Iba po ang pamamaraan natin sa kanila. Ang pamamaraan po natin ay divine solution, divine supernatural, hindi po natural. Sa kanila, normal, natural. Sa atin po, paranormal. Iba po tayo. Kaso ang nangyari po, nagkabistuhan na. Na tayo po ay puro salita lang. Wala pong malakas ang loob na nagsabi nito sa ating presidente. Makakatulong kami dyan. Payagan mo kami magpulong, pilin lang yung mga tao with social distancing, yung mga prayer warrior, man of faith, at payagan mo kami ipanalangin sa aming kanya-kanyang churches, bigyan mo kami ng passes, pili lang kami, hindi naman yung buong church, then magla-live streaming, and then may mga mananampalataya na paatinin mo, ito po yung pili na punong-puno ng Espiritu at pananampalataya sa Diyos. Man of faith, full of faith, and of the Holy Spirit. So, yun lamang po yan, tapos tuloy-tuloy po yan. Sila po ang hahayo with the Word of God, magpapatotoo at papatayin yung virus sa pamamagitan ng sinabi ni Kristo. Papatungan. Bigyan mo kami ng kami. Ngayon, pag hindi naniwala ang gobyerno, sampulan. Okay, o sige, hindi ka naniniwala, magsasampul kami ng isa. Payagan mo yung isa, wave-waver, pag yan nahawa, wala kang pananagutan. So yung Kristiyano, mag-wave-waver yun. Kami ang magpapagamot sa kanya. Kung sa aling mahawa. Payagan mo lang para masampo lang na may gagaling. Ngayon, pagka napabilib ka, na nakita mo, gumaling, payagan mo kami. Kaso walang naglakas ng loob na gawin yun, mga kapatid. Bakit? Puro takot eh. Takot mahawa, takot mamatay. Ang mga Kristiyano, hindi na pala dapat takot mamatay. Eh, diyan lang takot na tayo mamatay. Pagdating na Antichrist, papatatak na lang tayo kasi takot din tayo mamatay. Hindi na tayo makakabili pagdating ng Antichrist. Kasi preparation na po ito eh. Ang ginagawa po ng Antichrist, ginamit niya itong pandemic na ito para i-assess yung mga Kristiyano. Kaya po pinahintulutan ng Diyos to, mga kapatid, para makita yung assessment natin. Kaya lang, siyempre, nakaplano po yan sa Diyos. Ang mga anak naman niya ay binigyan niya ng power para ma-counter. Ang ginawa po ito ng Diablo, tinignan po ng Diablo kung hanggang saan yung pananampalataya natin. Kaya ba natin, gagamitin ba natin yung power na binigay sa atin? Eh nakita po ng Diablo, nung nagpadala siya ng pandemic, ang mga Kristiyano, nagtago rin sa ilalim ng pagsunod sa gobyerno. Na dapat din naman, di ba? Kaya lang, hindi lang po yun ang solusyon. Dapat nagkaroon ng agreement ang mga mananampalataya sa gobyerno. Kasi ang nangyari, inassess po ng Diablo hanggang saan tayo, eh wala naman palang sinabi. Kayang-kaya po ng Diablo laruin ang mga iglesia. Ang tinutukoy ko po yung mga Kristiyano iglesia. Hindi po yung mga peke na mga unbelievers. Yung mga mananampalataya. Kaya ito po ang nakakalungkot, mga kapatid. Nawala na po yung manifestation, yung signs, yung power na sinasabi ni Kristo na dapat ginamit po natin. Okay, tuloy po natin yung pag-aaral. Prerequisite to have the power of the Holy Spirit. Baka naman talaga wala, walang power. Okay, baka naman po talagang wala. Bibigay lang po ako ng ilang prerequisite para sigurado po tayo, sinasabi ng Bible, ano yung mga requirements para matanggap po ang Holy Spirit para ito magkaroon ng power. Hindi po ito in order. Okay, hindi po ito in order, mga kapatid, ano? Ito po ay maaaring hindi po yung pagkakasunod. Hindi ko po inayos ko sa pagkakasunod. Okay, una,
The Holy Spirit must come upon you to receive power. Baka naman po talaga walang power. Ngayon, para magkaroon ng power, dapat tanggapin mo ang Holy Spirit. The Holy Spirit shall come upon you and you shall receive power. Acts 1:8a, yung unang bahagi. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. So ito po ay sinabi ni Kristo sa Acts 1:4-5. But basahin po natin yung nauna. So ang tinutukoy po rito, maaari yung baptism with the Holy Spirit. So ano po yung sinasabi ni Jesus Christ? And being assembled together with them, Acts chapter 1, verse 4 and 5, he commanded them not to depart from Jerusalem. Bakit? Bakit maghintay sila sa Jerusalem? Kung sila nang alis. But to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. So ano ba yung pangako ng Father? Yung Holy Spirit. Okay, paano natin tatanggapin? For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So baka naman, wala talagang power. Bakit walang power? Baka hindi ka na-baptized with the Holy Spirit. Ikaw ay na-baptized sa tubig, with water. Ngayon, sino magbabaptize sa iyo nito? Si Jesus Christ. Jesus Christ will baptize you with the Holy Spirit. Ngayon, bakit hindi ka na-baptized? Eh, hindi ko na alam yun. Diba? Bakit? Sino ba nagbabaptize? Si Jesus Christ. Siya kausapin mo. Ngayon, kung palagay mo, nabaptize ka, may power ka. Amen? Amen ba? Kung nabaptize ka ni Jesus Christ with the Holy Spirit, you have the power. Kasi you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Hindi naman sinungaling ang Biblia. At yung power na yan, walang expiration, tuloy-tuloy yan, available yan, hanggat ang Holy Spirit ay nandito, tinatanggap ng mga tao na ng palataya kay Kristo. So, si Jesus Christ ang magbabaptize. Okay? So, nabaptize ka ba with the Holy Spirit? Okay. So, kung nabaptize ka, wala tayong problema rito kung paano yung baptism. Kung palagay mo nabaptize ka, yes or no lang, eh may power ka. Ngayon, pag hindi ka pa nabaptize, sa palagay mo hindi ka nabaptize, anong gagawin mo? Ito yung second step. Pangalawa. Okay, requirement. You must ask or desire the Father to give you the Holy Spirit. So Luke 11:13. Tingnan nyo ha. If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? So kailangan i-desire mo to. Alam niyo po, merong mga alagad na natagpuan si Apostol Pablo, hindi pa sila na-baptize ng Holy Spirit. Bakit? Hindi nila kilala may Holy Spirit. So kailangan po, bago ka ma-baptize ng Holy Spirit, ni Jesus Christ with the Holy Spirit, kailangan alam mo na e-exist siya. Kailangan alam mo na ang Holy Spirit ay isa sa persona ng Diyos. Ang Holy Spirit galing sa Diyos. Siya ay persona. Personalidad. May sariling kalooban. Kasi sabi natin persona ay merong sariling kalooban, may sariling pag-iisip, may sariling personalidad. Ayan ang Holy Spirit. Hindi siya power. Bagamat siya ay source ng power, siya po ang ikatlong persona ng Diyos. Ang Holy Spirit. Tinatawag din siya Spirit of God, Spirit of Jesus Christ, the Holy Spirit. Nakikita po natin yan na nagmanifest po silang tatlo sabay-sabay nang ang Panginoong Jesucristo ay natapos bautismuhan sa tubig ni John the Baptist. Pagkatapos po siyang bautismuhan, lumabas po siya, lumitaw po yung tatlo. So, ang Holy Spirit, kailangan para mabaptize ka, alam mong nag-i-exist siya. Alam mong merong pangakong Holy Spirit. Pag hindi mo kilala ang Holy Spirit, hindi ka mabaptize, hindi mo alam. Ay, may Holy Spirit ba? Pag hindi mo hindi ka mababaptize, kailangan maturuan ka na may Holy Spirit na ipinangako ang Diyos sa iyo. At ang nagbabaptize niyan ay si Jesus Christ. Hindi pastor, hindi apostol. Amen? Praise God. So, kailangan i-desire mo, hingin mo sa Father. Lord,
Mukhang hindi pa ako na-baptize kasi takot pa ako, wala akong power eh. Lord, pwede po bang bigyan mo rin sa akin ng Holy Spirit? So, tinungin mo sa Father. Desire the Holy Spirit. Pangatlo, you must believe in Jesus Christ, the Son of God. Kailangan ang pananampalataya ay nakapokus kay Jesus Christ. Sabi sa John 7, verse 38 to 39a, He who believes in me, as the Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Sino po ito? Who he who believes. But this is spoken concerning the Spirit whom those believing in him would receive. Kaya nga po, mga kapatid, ang banal na Espiritu ay tinatanggap ng mga nanampalataya kay Kristo. So kung ikaw ay nanampalataya, yan po yung prerequisite, if you believe in Jesus Christ, you receive Him as your Lord and Savior and God, ang paniwala dapat kay Kristo, tama, no? Anak ng Diyos, Diyos ng katawang tao. Pagkasablay ang iyong paniniwala kay Kristo, sasablay din po ang pagtanggap mo ng Holy Spirit. Kailangan tama po yung pananampalataya. He is the Christ, the Son of the Living God, na nagkatawang tao. At kung siya'y namatay sa cross ni Libing, pagkatapos niyang tubusin ang ating kasalanan, siya po ay nabuhay muli, binuhay ng Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit sa ikatlong araw, nag-resurrect. That's why Jesus Christ is now seated at the right hand. Nakaupo na po ang ating Panginoon Jesucristo sa trono ng kanyang Ama, sa kanan ng Ama. Right hand of the Father. Nandun na po yung mag-amang Diyos. Ngayon, pag hindi po natin alam yung true existence ni Jesus Christ, kung sino siya talaga, sasablay po tayo. Hindi tayo mababaptize ng Holy Spirit. Naintindihan po ninyo. So dapat, tama po yung ating pananampalataya kay Kristo. Okay, pang-apat, sabi po ni Peter, repent and be baptized in the name of Jesus. So Acts 2:37-38. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of men and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Ano ang sagot ni Peter? Repent, Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. So kung minsan, inahayaan po ng Diyos na kailangan mabaptize ka muna sa tubig. Pag hindi ka nabaptize sa tubig, minsan, dinedelay ni Jesus Christ yung regalo. Bakit? Kasi, yun lang pagbaptize sa tubig, ay matigas ang ulo natin, ayaw natin pabaptize sa water. May question agad yung ating pananampalataya. Kasi yung pananampalataya natin, pinapakita ng water baptism kung paano tayo iniligtas ni Kristo. Na tayo namatay na, nilibing at nabuhay muli kay Kristo, eh ayaw kang pa-baptize sa tubig. So matigas ang ulo, may pride, o ano man, may problema yung pananampalataya natin. So yung sinasabi po ni Peter, pinakamalaga sangkap, repentance. Hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Ang tao pwede natin dayain. Ang tao, repent. Diba? Repent. Oh. Pwede natin dayain ng tao. Hindi nga, pakita natin kung yan, nagsisisi, pero hindi pala. Alam niyo po, ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Pag pinagsisiyan mo na yung kasalanan, hindi mo na gagawin yun. Ngayon, pag binabalik-balikan mo yung kasalanan mo, halimbawa po, yung pambababae. Diba? Okay, pag ang isang tao nagsisi sa kanyang mga kasalanan, yung kanyang pambababae, titigil niya na. Stick to one na lang kung sino yung partner na legal na kasama niya ngayon. O kung sino yung partner na ngayon. Diba? Mananatili na lang siya doon. Faithfulness. Diba? Kasi nagsisi na eh. Ngayon, pagka nagsisi ka, binabalikan mo yung kasalanan, hindi pagsisisi yun. May questionable yun. Kaya nakakatakot, mga kapatid, pagka pinaniwala natin yung sarili natin, hindi ayon sa Biblia.
Kaya nga sabi ng Bible, repent, nag-repent ba tayo? Kaya nga, ang tao pwedeng lokohin, ang Diyos hindi pwedeng lokohin. So, pagka sinabi mo sa Panginoon, ang isang prostitute, pag sinabi niya sa Panginoon, nagsisisi na ako, yung prostitute, pagpo-prostitute niya, hindi niya nagagawin yun. Ibig sabihin, hindi niya siya babalik dun sa bar at ibebenta yung katawan niya for a price. Hindi niya nagagawin yun, kahit mamatay siya. Kasi pinagsisihan niya na yun at nanampalataya na siya kay Kristo. Ngayon, pag binalikan niya yun, questionable, hindi na hindi nagsisi yun. Ano nangyari doon? Nag-sorry lang yun, pero hindi nagsisi. Iba yung sorry, iba yung pagsisisi. Iba yung repent. Kaya nga ibang spelling yan eh. Repent saka sorry, ang layo eh, di ba? Kasi pwede nag-sorry ka, pero ginagawa mo pa rin. Di ba? Ay, sorry ha. Hindi ka mabayaran ng utang ko sa'yo, sorry. Di ba? So, pag nag-sorry ka, ano? Hindi pa rin babayaran yung utang. Tama? Kasi nag-sorry ka eh. Sorry ha, kasi hindi pa rin ka mababayaran. Okay, anong pinagkaiba? Ang repentance na ito. Pinagsisisihan mo na yung utang ko sa'yo. Halimbawa, nagsisi ka. Gagawa ka ng paraan mabayaran. Yan ang ginawa ni, ano, ni, ano ang pangalan na? Zacchaeus, di ba? Zacchaeus. Anong ginawa niya? Yung mga pinagkautangan niya, kasi dinaya niya yung mga tao, binalik niya. Di ba? Ilang uli. Kasi ano eh, nagsisi siya. At hindi na siya nagdaya, hindi niya na binalikan yung dating pamumuhay. Kasi nagsisi na. Kaya nga repentance, pagtalikod, ang literal na ibig sabihin niya, pagtalikod sa kasalanan. So yung kasalanan, pag nandiyan pa rin, hindi mo pinagsisihan. Halimbawa, si Garillo, pinagsisihan mo. Panginoon, pinagsisihan mo po ito si Garillo. Masama sa akin, kasalanan. O, sugal. Pag pinagsisihan mo, dineclare mo na sa Diyos, hindi mo na ba, hindi ka na magsisindi. E pag nagsindi ka, niloloko mo yung sarili mo, niloloko mo ang Diyos. Ang Diyos hindi mo pwedeng lokoy. Amen po ba? Naintindihan po ba ibig sabihin ng repentance? Kaya maraming mga Kristiyano, akala nila nag-repent sila, hindi pala. Napaka-delikado. Kaya nga sabi niya ano, ni Peter, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So bakit merong mga tao, mga Kristiyano, sinasabi nila Kristiyano sila, hindi natanggap ang Holy Spirit. Bakit? Kasi, hindi pa talaga nagsisi. Yung kasalanan, ang dala-dala pa eh. Dapat pinagsisihan mo na yung kasalanan mo na yan. Eh bakit alaga mo pa? Inaalagaan mo pa yung kasalanan na yan. Yun ang nakakalungkot. Okay? So dapat nagkaroon ng genuine repentance. Amen po ba? Ayan. Kaya isang reason, bakit hindi natanggap ang Holy Spirit? Walang power. At panglima, go out and be a witness for Christ and the power of God will be released. Nagaya ng sinabi ko po kanina, nakakalungkot, walang nakipag-usap sa gobyerno ni Duterte. Ang nangyari, yung mga malalaking churches na dapat inaasahan natin na full of faith and of the Holy Spirit, na may power ng Holy Spirit, ay nag-agree na magsara, hindi nakipag-bargain. Sana sinabi nila, pag nagsara kami, mahihirapan ka, Duterte. Tataas lalo ang ano mo, ang mga coronavirus sa bansa natin. Kasi sinara mo yung tutulong sa'yo sa spiritual. Naintindihan niyo po ba? Sinara mo yung iglesia ng mga born again, hindi ko na sinasabi yung mga ibang reliyon, wala na kang pakialam doon. Kami lang. So kami, sinara mo, walang tutulong sa'yo sa spiritual, sinara mo kasi eh. Sino tutulong sa'yo sa spiritual? Lalong lalaki yan. Sakala mo ba, pagsara ng mga churches, mag-close kami, liliit? Hindi eh. Lalaki pa lalo, tingnan mo, ilang libo na. Oh. O, bahala ka na. O, ikaw na, pakainin mo kami. Ganun na lang. Kasi sinara mo kami. Hindi yan ang solusyon sa mga mananampalataya. Iba kasi kami, iba ka. Ibang paraan mo, ibang paraan namin. So, makipag-bargain na lang kami. Buksan mo kami.
Kaya alam mo yung mga tao namin na pili lang yung mga punong-puno ng pananampalataya. Pipili lang kami ng man of faith, full of faith, and of the Holy Spirit. Yun ang lalaban. Kasama ka. Ngayon, pipili kami, mag-authorize kami ng personnel namin, mga warrior namin, pupunta sa mga ospital, maglay hands. Parang frontliner din yan, pero spiritual. Lalaban kami. Ang mga doktor mo, gagamotin sila sa paraan nila. Kami, gagamotin namin sa paraan namin, lay hands namin. Payagan mo kami. Ngayon, kung takot ka, mag-sample kami. Yung tao namin, pag hindi nahawa, gumaling yung pasyente mo, payagan mo na lahat kami. Yung papadala namin. So, kaso wala pong gumawa nun. Diba? Sabi ko nga po eh, ako papaunahin nila, eh, maliit lang to. Yung mga nangangaral na malalaki na may kapangyarihan ng Holy Spirit, ngayon, lumitaw na talaga yung kalaban, in-assess lang tayo. Sinubok lang tayo ng Diablo kung hanggang saan tayo eh. Tinatawanan tayo mga kapatid. Tawa ng tawa yung demonyo. Ngayon, kinocomfort na lang natin sarili natin. Mga kapatid, na ang katwira na lang natin, eh, ang mga churches naman tao eh. Oo nga, tao. Pero, yung meeting place natin, doon tayo nag-meet, wala na sinara. Karamihan ng mga churches, nag-consig tayo. So, yung pagsasara mo na yun, nagpapakita na yun ng kawalan ng kapangyarihan ng sinasabi ng Bible. Dapat, di tayo pumayag na magsara. Pili lang, nakipag-compromise na lang tayo. Social distancing, ilan bang pwede kong i-meet na may social? Bigyan mo ako ng 50, o hanggang 50, dahil malaki yung church niya. O kami, maliit lang ang church namin, hanggang 10 lang, pwede. O hanggang 20. Nakipag-bargain. Kasi yan ang lalaban sa virus na ito. Para, alam nyo, kung ginawa ng mga mananampalataya, no, hindi na sana umabot sa ganitong 7,000, magwawalong 1,000 pa. Ang dami na namatay. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kasi iba tayo eh. Supposed to be supernatural tayo. Di ba? So sabi sa Acts 1:8, you shall receive power and when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness. So dapat kang witness tayo, lumabas tayo with the authority ng gobyerno natin, nakipag-bargain tayo, may ID tayo, nakamask din tayo, punta tayo sa mga ospital kung sino yung mga may sakit. Yan ang paraan natin mag-lay hands tayo. Iba kasi yung pananampalataya natin. So in conclusion, the Holy Spirit is the gift of God to us to give us power and to be witnesses for Jesus Christ, the Son of God, until His return. So sa ngayon, mga kapatid, pag-aaralan po natin yung paano yung method na pinakita ni Jesus Christ. Pero sa akin pong pagtatapos, sa ating pagtatapos, pakikita ko lang po sa inyo yung isang method. Ang kalaban po kasi natin, ay sakit, dito ba? Paano makarecover ng mas pabilis ang mga kababayan? Ito dapat ginawa na lang muna. So, March 16, dito po ako magtatapos, 19 and 20. Okay? Dito po ako magtatapos sa how we apply the power we receive from the Holy Spirit in fighting coronavirus. March 16, 15 to 20. Okay? Babasahin ko na lang po yung verse, last verse. Babasahin na natin ang buo. Sige. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, and he who does not believe will be condemned. And this sign will follow those who believe. Tayo yun. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpent, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. So dapat yung coronavirus, di tayo tatamlan. Amen? Ayan o, nakalagay. They will lay hands on the sick, and they will recover. So ano po yung kailangan natin? Ito po yung paglilay ng hands. Okay, yung paglilay hands na nga talaga pong lay hands to. Kapit po. Eh pastor, pwede namang malayo. Kapatid, magsimula ka muna dito. Kasi ito, yung faith natin dito nagsisimula sa lay hands. Si Kristo nagsimula sa lay hands.
Ngayon, kailan po nagpapagaling si Kristo pang malayo? Didiscuss po natin ito sa Bible study. Yung malayuan, special faith po yun. Nakita niyo ba, ibang nasing pananampalataya yun, sabi ni Kristo. Walang ganitong pananampalataya. Iba yung pananampalataya ng centurion. So, ang normal, lagi sinasabi ni Kristo, puntahan natin, puntahan natin. Lagi pong dinadala sa kanya yung isa, kahit pinapatungan niya yung pangalan. Kahit may ketong paya, nakakahawa, pinapatungan. So, personal touch po talaga yun. Mga kapatid. Kailangan patunayan natin kay Duterte yan. Na pag pinatungan natin, makatulong ang church, gagaloy. Kaso na, wala nga pong gumawa nun. Lahat po nagtago na. Bakit? Kasi hindi nila, either naisip ko, hindi nila alam to na may power pala tayo. O kaya, alam nila yan, kaya lang sabi nila wala na. Nag-cease na. Nawala na yan nung nakompleto na ang Bible. Kaya tayo rin ang pumatay sa sarili natin. Kung titignan mo, yung mga kababayan natin, guilty ang tayo mga Kristiyano na tayo rin ang pumatay sa kanila. Naging bahagi tayo sa pagtaas ng ano natin. Kasi hindi solusyon na po sa buong mundo, isa lang ang church. Lagi ko pong sinasabi, mga kapatid. Kaya lang, para hindi tayo makapag-away, mag-bargate tayo. Sundin natin yung ilang parameter para safe naman. Para sa kapayapaan ng gobyerno. Hindi sa atin. Para sa kanila yun. Diba? Kasi alam natin, kung pangahawakan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, totoo po ito. Sabi ng ating Panginoon, I will end at Acts 1:8. Huling basa na lang po bago tayo magtapos. Ito po yung Acts 1:8 sa Tagalog. Ngunit, tatanggap kayo ng kapangyarihan, miraculous power, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Manalangin po tayo. Okay? Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, makita po namin ang kapangyarihan nito na tinanggap po namin na nasa amin na. Makita po namin na yung salita ay totoo at buhay at tunay. Panginoon, palakasin mo po ang aming pananampalataya. Dalangin po namin na hindi pa huli ang lahat. Sana, Panginoon, makatulong pa po kami sa kapagitan ng kapangyarihan pinagkaloob mo sa amin. Magamit po namin. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yeshua Hamasiya na anak ng Diyos. Amen. Talagpangan po natin ang buhay ng Diyos. Solidly.